mga planeta sa aking listahan ay ang mga planeta na kapagdulot ng kalituhan at pagtataka sa atin dito sa NASA. Dahil ang mga ito, ayon sa kanilang kaalaman, ay imposible. Magmula sa planetang gawa sa purong diamante hanggang sa planetang mas maitim pa sa gabi, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 pinakakaibang planetang natagpuan ng NASA Part 2. Isa sa pinakamalakas na kandidato sa pagkakaroon ng buhay sa labas ng ating solar system. Ayon sa NASA, ang HD85512b ay matatagpuan sa habitable zone o yung lugar kung saan hindi masyadong mainit at hindi rin malamig, tamang-tama lang para magkaroon ng tubig. Ang tubig ay ang siyang pinanggagalingan ng buhay na katulad dito sa ating sa Earth. Natuklasan ng taong 2011 na mga astronomer sa bansang Switzerland. Ang planetang ito ay 3.25 beses na mas malaki kung ikukumpara sa ating Earth. Ito ay matatagpuan sa konstelasyon ng Vela. Patuloy na inaalam ng NASA kung ano ang klase ng klima sa planetang ito. Ngunit sa kasawiang palad sa teknolohiyang mayroon tayo ngayon, ayon sa NASA, kung tayo ay magpapadala ng probe o yung robot upang magsiyasa katulad ng nadala sa Mars ay aabutin ito ng halos 150,000 taon bago pa ito ay makarating. Ang mga planeta sa aking listahan ay yung mga planetang itinanghal na pinakakaiba sa libo-libong mga planetang natuklasan ng NASA gamit ang pinakasopistikadong uri ng teleskopyo. Number 2, ang Gliese 667cc. Isa sa tinitingnan ng NASA sa potensyal na pagkakaroon ng buhay ay ang Gliese 667cc na bibilang sa kategorya na Super Earth. Matatagpuan 22 light years mula sa atin dito sa Earth. Ito ay sa konstelasyon ng Scorpius at halos 5 beses na mas malaki kung ikukumpara sa ating Earth. 3 ang iliikutan nitong bituin, ngunit ang mga ito ay may hamak na mas maliit kung ikukumpara sa ating Haring Araw. 60% of the time, it works every time. Number 3, ang Tres 4b. Matatagpuan 1,400 light years mula sa ating Earth. Ito ay sa konstelasyon ng Hercules. Ang Tres 4b ay pangatlo sa pinakamalaking planeta na natagpuan ng mga sayantipiko. Halos 2 beses na mas malaki ito kung ikukumpara sa planet Jupiter. Ngunit halos wala itong timbang. Ito ay nabibilang sa kategorya ng Puffy Planet. Ang naitalang temperatura sa higanting planetang ito ay 1,206°C. Dahil na rin sa lapit nito sa kanyang bituin, natatapos nitong ikutan ang kanyang bituin sa loob lamang ng katumbas ng 3 araw dito sa atin sa Earth. Number 4, ang Ogo 2005 BLG 390. LB, matapos maglakbay ng 20,000 light years, ay ating mararating ang konstelasyon ng Sagittarius. Ang uri ng bituin ito ay tinatawag nila Red Dwarf. Ang ganitong uri ng bituin ay ilang malamlamang ilang kung ikukumpara sa ating harian. At ang planeta na dito ay tumiikot ay walang iba kundi ang Ogo 2005 BLG 390 LB, na itanghal na ang pinakamalamig na planeta sa buong universe. Ang temperatura dito araw-araw ay -220°C na mabalot sa napakakapal na yelo ang kabuuan ng Ogo 2005 BLG 390 LB. Nakita rin dito ay ang matatayog na bundok na nawa sa yelo. Ayon sa mga sayantipiko ay malamang na walang buhay ang planetang ito. Marahil na rin siguro dahil sa napakalamig na temperatura dito. So you're telling me there's a chance. Number 5, ang GJ4504b. Ang panglima sa ating listahan ay ang planetang GJ504b. Ang planetang ito ay kulay rosas o
by pink. Makikita ang malarosas na kulay na planetang ito sa konstelasyon ng Virgo. Ang distansya nito ay 9 beses na mas malayo kung ikukumpara sa layo ng Jupiter sa ating haring araw. Ayon naman sa mga scientifico, ang planetang ito ay kabubuo pa lamang. Kaya naman ang init nito ay nagbibigay ng tila kulay rosas sa planeta GJ504. No! God, please, no! 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 Number 6. Ang PSR J1719-1483B. Ang planetang ito ay kakaiba sa napakaraming dahilan. Isa na dito ay ang PSR J1719B ay umiikot sa isang pulsar. Ang pulsar ay ang natirang materyales mula sa pagsabog ng isang napakalaking biguin. Ito ay kung tawagin ay supernova. Posible ang pagkakaroon ng buhay sa ganitong uri ng planeta dahil ang pulsar ay naglalabas ng halos hindi masukat na radiation. Ito ay sumisira ng kahit anong DNA. Kung ikaw ay nasa ibabaw ng planetang ito, ikaw ay tila nasa isang disco na patay-sindi ang ilaw. Oh my God! Wow! Number 7, ang 1214B. Isa ang 1214B sa tinitingnan ng NASA na may posibilidad na mayroong buhay. Ito ay sa kadahilanan na ang mundong ito ay puno ng tubig. Napaka-interesante kung pakikinggan. Ngunit may isang problema. Ang planetang 1214B ay walang lupa. Ang isang magandang halimbawa ng uri na pamumuhay dito ay ang pelikula Waterworld. Mayroong ganitong uri ng mundo sa ating mismong planeta. Ito ay ang buwan ng Jupiter na tinatawag na Europa. Number 6, ang PSR J1719-1483B. Ang planetang ito ay kakaiba sa napakaraming dahilan. Isa na dito ay ang PSR J1719B ay umiikot sa isang pulsar. Ang pulsar ay ang natirang materyales mula sa pagsabog ng isang napakalaking bituin. Ito ay kung tawagin ay supernova. Imposible ang pagkakaroon ng buhay sa ganitong uri ng planeta dahil ang pulsar ay naglalabas ng halos hindi masukat na radiation. Ito ay sumisira ng kahit anong DNA. Kung ikaw ay nasa ibabaw ng planetang ito, ikaw ay tila nasa isang disco na patay-sindi ang ilaw. Yeah! Number 8, ang GJ1214B. Ayon sa mga scientifico, ay isa pa lamang ang planetang nakita nila na katulad ng GJ1214B sa habang ng listahan ng kanilang mga planetang natutuklasan araw-araw. Ito ay sa kadahilanan na ang planetang ito ay malaki ang pagkakahawig sa atmosfera ng Earth. Ang GJ1214B ay napapalot ng makapal na tila hapon na gawa sa tubig at ito rin ay isang planeta na katulad ng ating Earth. Ngunit hanggang doon lamang ang pagkakapareho ng mga planetang ito dahil sa GJ1214B. Imbis na umaagos ang tubig, dito ay matatagpuan ang tinatawag nila na hot ice o ang ice 7 at ang superfluid na water na ang estado ay nasa gitna ng pagiging hangin at liquid. Nadiskubre ng taong 2009 ang planetang ito ay kasing laki Earth. Ang GJ1214B ay talaga namang isang kakaibang planeta. 60% of the time, it works every time. Number 9, ang HD106906. Sa mga unang teorya ng mga scientifico, ang ganitong klaseng planeta ay imposible dahil sa layo at laki nito mula sa iniikutan nitong bituin. Ngunit ang imposible ay natuklasan ng NASA na kanilang masilayan ang planeta HD106906. Kinakailangan ng napakaraming materyales upang makabuo ng isang planeta. Kadalasan na sa pagsabog ng isang bituin, ang mga planetang malapit sa pagsabog ang nagiging mabato dahil sila ang nakapag-iipon ng mga bato at mga bagay na kinakailangan upang maging isang mabatong planeta. Ang mga malayo naman ay kadalasan nagiging planetang gawa sa hangin o kung tawagin nila sa Ingles ay gas giants. Kaya naman ng kanilang matagpuan ang planetang HD106906 ay nagulantang sila sa laki at layo nito mula sa kanyang iniikot ang bituin 650
beses na mas malayo ito ikumpara sa ating Earth at 11 beses na mas malaki kung ikumpara sa Jupiter. Sa ganitong distansya ay aakalain mo na ang planetang ito ay katulad ng mga planeta na malayo sa ating bituin, katulad ng Jupiter na malot ng yelo. Ang naitala namang temperatura sa planetang HD106906 ay 1,500 degrees Celsius. Ang planetang ito ay tinatayang 13,000,000 taong ulang lamang, tila isang sanggol ikumpara sa universe na tinataya naman na may edad na 4,000,000 taon. Number 10, ang J1407B is inalarawan bilang ang Super Saturn na bahanga ng J1407B. Ang mga sayantipiko sa ganda at laki nito matatagpuan 434 na light years mula sa Earth. Ang planetang ito ay 40 beses na mas malaki sa Jupiter at nagpupok ang itong siksik na nakapaglipot dito ay may lawak na 120,000,000 kilometro. Tinatayang 200 beses na mas malaki ito kung ikukumpara sa siksik ng Saturn. Sinasabi pa ng mga sayantipiko na ang siksik na ito ay mga buwan na dahan-dahang mabubuo sa katanggalan ng panahon. Oh my God! Wow! Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na pumunta sa isa sa mga planetang ito, alin po dito ang inyong pipiliing puntahan? I-comment lamang sa comment section sa ilalim at akin pong babasahin.